Hello everyone. Well, oh, ngayon po ay pag-usapan naman natin ang components ng Division 4, which is masonry. So, unang item na pag-usapan natin is block laying. Yan ang isa sa mga major components pag sinabi nating masonry. So, block laying, ano yung block laying? Yan yung mga hollow blocks, pwede rin yung mga brick. Yung susunod is concrete topping, then slab on grade, utility box, then yung miscellaneous works. Isa-isahin natin yan. So, doon tayo sa block laying. Ano po ang block laying? Kunyari, naglagay tayo ng hollow blocks. Naglay tayo ng hollow blocks. Meron tayong isang segment o isang panel ng house, ng bahay. Ano? Drawing tayo ng profile. Meron tayong profile na isang elevation. Then, meron tayo ditong poste. Column dyan. Ano? Kita niyo yung drawing. So, ito yung column. Ito yung column. Ito yung intermediate column. And then yung another column. So, meron tayong beam. Meron tayong beam. Ito yung pinaka flooring ng ground floor. Yeah, sabihin natin, ito yung ground floor. Let's say, one story lang na bahay. Tapos, meron tayo dito yung bintana. May opening tayo dito. Yan, butas yan, bintana yan, then dun sa kabila, ganun din. Meron din tayong bintana rito, tapos may pintuan. Ngayon, i-highlight natin dito yung components niya. Pag sinabi natin block laying, lalagay tayo ng hollow blocks sa isang panel. Ito yung hollow blocks natin, yung red, ano? Yung red. Yan yung hollow blocks. So, magle-lay tayo. Ano natin i-figure out yung labor niyan? Gaano karaming oras ang kakainin? Magkano yung corresponding labor cost? Let's say ito, ang dimension nito is 5 meters. Makaba na yan. 5 meters. 5 meters pa. Yung pag-anon, 5 meters. Gawin natin itong isang panel. Tapos itong height nito, yung usual, mga 2.7 meters siguro. 2.7. From floor to underside ng biga. So, kukunin natin yon, aalisin natin itong ililess natin yung bintana. Ano una natin dapat na gawin? So, kailangan natin ang sa ganito kalaki, gaano katagal gagawin ng workers yan? Ang kailangan nating tao, number one is, ano, yung skilled mason. Laying. Doon tayo sa una, no? Laying, block laying. Block laying. Or yung hollow blocks. Yung tinatawag natin CHB, concrete hollow blocks. Yan yung pinag-usapan natin. So, kailangan natin ng mason at saka laborer. Dalawang klaseng tao yung gagawa. Sa tingin natin, kung gagawin niya itong isang stretch na ito, mula dito hanggang doon, dalawang panel, gano'ng katagal nila gagawin niya? So, meron tayong ilang mason ang kailangan natin dito. Pwede ng isang mason dito. So, isang mason, tapos dito siguro mga dalawang laborer. Pag hahalo sila ng simento, hahaluin nila, then ibibigay nila sa mason na maglilay ng hollow block. So, dalawang laborer. Gaano katagal nila gagawin yan? So, pakita ko lang dito, no? Ito yung number, yung unang figure na ilalagay natin, kung ilan yung tao, yung susunod, gaano katagal nila gagawin, then yung rate. So, ito yung formula natin, no? Yung men, ito yung men, number of men, times hours siguro, or days siguro, sabihin natin days. Ito yung susundan nating pattern, no? Days times, ito yung rate niya. Ito yung rate. Ito yung number of days. So, yung unang figure kung ilan yung tao and then yung days kung ilang araw niya gagawin. Sa ganito kalaki, sa tingin ba nyo, kaya yung 5 meters niya, kaya ba niya na maghapon i-lay yan? Kasama yung paglalagay ng mga lintel beam dito kasi may lintel beam yan. So, sabihin natin, siguro mailay niya yan hanggang doon. Silang tatlo, no? Silang tatlo. Kaya nila yan ng 2 days. 2 days. So, times 2 days, times, magkano yung rate niya?
550 per day. 550 per day. Yun, no? Men, number of men, number of days, tsaka rate. So, yung number two, itong pangalawa, yung una, ito yung pangalawa, laborer, dalawa sila. So, times 2 days, syempre pareho sila, 2 days times, let's say, ang rate ng laborer is 400, i-adjust nyo na po kung mali, no? So, i-kukupitin natin kung magkano siya. So, kinukonsider natin dyan, inilay hollow blocks mula dito sa umpisa, no, papunta ron, dalawang panel yung gagawin nila for 2 days. May lay nila. So, 2 times sa 1,100 ito. 1,100. Yeah. Dito naman, 1,600. Tama ba? 4 times 4, 60. 1,600. Ito yung laying lang ng hollow blocks. But, sabi nga natin, paglilay lang yan ng hollow blocks. Pero bumabagal po siya. Ito yung trick. Ito yung trick. Tignan nyo yung ginawa nating assumption. Ano? Bare siya, naglalagay ng hollow block without any obstruction, without putting any lintel beams, and then, ano lang yung component ng block laying? Maglalagay lang sila ng mortar, papatong nila doon sa previous hollow blocks, then papatong nila yung susunod. Hanggang sa marating nila yung itaas, yung ilalim ng biga. But, sabi nga natin, bumabagal siya dahil dito. Dahil doon sa mga opening. Naglalagay sila ng ano nilalagay nila dyan. Naglalagay sila ng lintel beam dito. Ano ba yung lintel beam na yan? At saka dito sa may pintuan. Nilalagay po natin yan para doon sa mga gustong malaman, ano, yung walang idea sa engineering. Naglalagay tayo ng lintel beam, nakapatong yan dito sa nasa side ng hollow blocks para yung susunod na layer ng hollow block, hindi yung bintana yung magdadala. Hindi siya babagsak. Kasi pag hindi natin nilagyan ng lintel beam yan, ang magdadala nung hollow block doon sa taas, eh yung bintana. Pag gumalaw yung bintana, doon nagsisimula yung mga cracks doon sa corners. Kung natatanda po nyo, meron ako isang video, medyo matagal na po yung video ko na yun, pinaliwanag natin kung saan nagmumula yung cracks sa mga corners ng bintana. Yun po yun. Pag hindi properly installed yung hollow blocks, hindi nalagyan ng mga tamang dowels, naglalagay po tayo ng dowels dyan at saka itong ay lintel beam, magkakaroon po ng movement yung bintana dahil magkaibang materyales, minsan bakal or kahoy yung frame. Pag nagkaroon ng thermal change, uminit o kaya lumamig, gumagalaw yan, nagkakaroon po ng cracks. Ang weak point yung corners, nagkakaroon ng cracks. So, isa yan sa nakakabagal sa trabaho. Again, yung sinabi natin na to, yung assumption natin na 2 days, without any obstruction, kung walang opening, diretso lang siya. Idadagdag po natin yung time spent by workers dito sa unang assumption natin na 2 days. Ako po niya. Ito yon, susulat natin dito. So, i-add natin yon. Another day, siguro, paggawa ng lintel beam at saka nitong lintel beam sa kabila at saka yung doon. And then, pati yung mga dowels na inilalagay natin para mabigyan natin ng proper detailing yung hollow blocks. So, another day siguro, dadagdag natin ito, in addition dito sa skilled, sama natin. So, i-abbreviate na lang natin ito, no, SM, no? Skilled Mason, saka dito sa laborer, LLAB, lagyan natin dito. So, addition, dagdag natin, no, add. Maglagay tayo ng, kasi alam po ninyo ang lintel beam, kung doon sa mga hindi naggumagamit yan, meron po kasi mga nakikita ko sa actual, ginagawa nila, naglalagay lang sila ng kahoy, nilalagyan nila ng kahoy, tapos temporarily. Pag nalagay na nila yung hollow block sa taas, tatanggalin nila, papalit nila yung bintana, yun sinasabi po natin na dapat improve natin. Kung titignan natin ang cross-section nito, meron tayong opening, maglalagay tayo ng lintel beam. Yung lintel beam na yan, kasing kapal lang siya nung hollow blocks. Kung ito yung hollow blocks sa baba, ito kunyari yung hollow blocks, re-red ko, no? Yan. Galing dito yan sa baba, ito yung pinaka-flooring niya. Ito yung lintel beam, may opening dito eh. May opening dito, yun nga yung bintana, may opening dito. Nilalagay natin dito para hanggang doon sa ilalim na
yung beam. So ilalagay natin dito, meron yang bakal dito. Minsan dalawa lang. Maliliit lang naman po na yan. Hindi naman yan structural beam. Pero parang structural beam siya, although maliliit lang na bakal nilalagay natin. Ano po? Gamitin lang, ginagamit ko lang dyan, ginagamit ko lang dito is 10mm. 10mm na bakal. Isa sa baba, isa sa taas. 10mm. At saka ito, pwede na yung mas maliit kahit yung 8mm na anilyo. Gagamitin na parang letter C lang siya na pahaba. Ito kahit 8mm lang to. Yan ang ginagamit ko dyan. Then yung thickness, sabi nga natin, kasing kapal ang hollow blocks para wala nakaalasap. Siya yung magdadala doon sa hollow block, doon sa upper part. Itong hinighlight natin na to, hinighlight natin na yun. Ito po yun, yung lintel beam na pinapakita ko. So yun yung nagko-cost ng additional time doon sa mga tao para idadagdag po natin dito sa laying ng hollow blocks without any obstruction. So dadagdag po natin. Dagdag tayo rito ng another sa pag-fabricate ng bakal at saka paglalagay ng form. Sa tingin ko, isang skilled, dagdag natin dito, ano po, isang skilled mason, SM, ano, maglagay tayo dito ng isa. So siya kasi yung mag-instruct doon sa mga tao. Hindi na natin kailangan dito ng steel man. Si mason na lang, dahil lintel beam lang siya, hindi naman siya structural. Si mason na lang ang gagawa niya. So isang mason times, siguro sabihin na natin, malaki na ang isang araw para sa kanya dyan, paggawa. One day times 550. At saka isang laborer lang, hindi lang dalawa. Additional hour lang ito, times 400. So ito, 550. 550, and then ito is 400. So, atin natin yan. Makukuha natin yung block laying including yung mga lintel beams, yung mga stiffener. 3,650 pesos. Ano po? 3,650 pesos yung total nung dalawang span nung hollow blocks na nilagay natin para matapos yun including yung mga lintel beam. So, yung palitadan niya, kasi ang palitada niyang kabilaan, syempre, yung two sides, ano? Yung outer side at saka yung kabila. So, kailangan na naman nating mag-allot ng time para makompute natin dyan. Ito po, laying lang ito, pinakita natin, labor. Gusto nating makuha ang per square meter, magkano rate niya, yung total area niya, huwag na natin tanggalin yung butas. So, 5 plus 5, 10 times 2, 2.7 meters. 2.7 meters yung height, ano? So, 27. So, 3,650 unit price niya. Unit price ng laying, block laying. Laying. Okay. Yan po yung ina-compute natin. No? Magkano siya? Peso per square meter. 3,650 divide mo ng 270. 13 peso per square meters. I-check lang po natin yung ginamit kong rate ng tao. So i-adjust na lang natin kung magkano ang tama ba itong in-assume natin ng 550 peso per day ng tao. And then yung labor, yun yung skilled. Yung labor is 400 ang nilagay natin. So, alin po importante rito sa diniscuss natin? Yung approach ng paglilay ng hollow blocks without any obstruction and then in-add natin yung obstruction, yung paglalagay ng mga lintel beams. So, ang importante, ito yung kinuha natin. Ito yung productivity ng tao. Kinuha natin ito. Kailangan pala niya ng dalawang araw to lay the hollow blocks and additional one day para igawin yung gawin natin ito, gagawin natin itong mga stiffener. So, yung tinatawag natin lintel beams na in-explain ko sa inyo rito. Ito po yun. Pakicheck nyo lang po kung tama yung calculation natin. Pero, ang procedures natin, yun po ang importante, yun yung pinapakita natin dito. So, gawin naman po natin itong concrete topping. So, bakit natin kailangan ba mag-derive? Unang-una, pag alam na natin ang rate niya per square meters, kuha lang tayo ng isang span, dinerive natin ng presyo, peso per square meter. Alam natin yung total area, kunyari malaki hanggang sa taas, yan, nagli-lay tayo. So, i-apply lang natin yung unit price na dederive natin.
Yung susun natin is concrete topping. Ano yung concrete topping? Ito yung nilalagay natin doon sa ibabaw. Kunyari, second floor. Naglagay tayo ng correction. Nilalagay natin ng topping siya. Kung titignan natin ang top view ng floor plan ng bahay. Kunyari, ito yung floor plan ano, sa second floor. Yan. Topping tayo. Nilalagay tayo ng topping. Ito yung section niya. Ito yung slab. Yung structural slab. Mahaba pa yan. Kunyari, mahaba pa yan. Ano? Ito yung papunta sa baba. And then, meron tayo ditong biga, exterior beam. Then, ito yung slab. Yung sinasabi nating topping, papatong natin sa ibabaw. Bakit po tayo naglalagay ng topping? Normally, ang topping, ina-apply natin ito sa mga roof deck. Sa mga roof deck natin ina-apply. Bakit tayo naglalagay ng topping? Kasi po, kung minsan, meron tayong kailangan i-require tayo na magbigay tayo ng slope. Lalagyan natin ng slope papunta rin sa drain. Kung meron drain dito, kunyari meron dalawang drain. Dahil malaki yung area, may drain dyan. So, ang gusto nating mangyari, may slope siya. No? May slope siya doon, papunta siya rin sa drain. Para hindi matutulog yung tubig o mag-stay siya doon sa surface nung deck. So, nag-provide tayo ng topping. So, yung topping na yan, kunyari, ito yung cross-section nga ito na meron tayo dito, drain. May butas tayo, ibahin natin yung kulay. Meron tayong butas dito. Gawin natin blue. Yan. So, meron tayo dito yung drain. Butas yan. Meron tayong pipe sleeve dyan. Kasi lalagyan natin dito ng drainage. To collect yung tubig, papunta na ito doon sa baba. So, ang sinasabi po natin dito, hindi tayo basta naglalagay, nag-lay ng topping, binubuhos natin. May slope yan. Naka-slope yan towards drain. Yun yung lowest point. Ito yung lowest point. I-exaggerate yung drawing ano, para makita nyo. Ano. So, yun. Marami pong nagpapagawa ng roof deck na hindi po nila na-obserbahan ito. So, akala nila ngayon at tubig, magpo-flow siya ng automatic papunta doon sa drain. So, kung i-exaggerate natin, ganyan, may slope yan, papunta doon sa lowest point. So, kung meron pa rin drain sa kabila, doon naman, may slope din doon. Yan. So po, yan. Ganyan, yung nakikita ninyo, may slope siya. Pag nilagyan natin ang slope yan, ang ibig sabihin, hindi yan ganun kasimple na basta ilalaglag natin yung semento, and then kakalat natin, lalagyan natin ng ruler, o i-screed natin siya. Kinakailangan natin i-provide itong slope base dun sa direction going to that drain. So, yun yung isa sa nakakabagal. Paano natin gagawin po yan? Kung isa naglalagay sila dito ng initial. Naglalagay sila ng initial na formworks dito sa side para maibuhos nila yung concrete. And then, yung mason, siya ngayon yung naglalagay ng parang pinipisian nila yan para masunod niya yung direction, para hindi mag-alon-alon. Masiguro niya napapunta siya dito. Yun yung nakakabagal. Nakakabagal niya sa pagbubuhos ng topic. So, ano yung mga kailangan nating tao dyan? May idea na kayo, ganyan ang gagawin natin, yan ang pepresyohan natin. Let's say, ang size nitong building, yung top view nung ginawa natin kanina. So, yung ginawa natin kanina, dalawang span, 10 meters. 10 meters. 5 at saka 5, kaya 10 meters to. And say, itong kabila naman, yung shorter span is 5 meters to. 5 meters. So, yun. Yan yung bubuhusan natin. Ano kailangan natin kanina? Ang ginawa natin, skilled mason. Kailangan natin ng skilled mason. SM, ano? SM na lang. Skilled mason. At saka laborer, kailangan din natin. Dahil ito po malaki. Tignan nyo po, ano? Dahil ito malaki, hindi tayo po pwedeng gumamit ng tao na kasing dami nung ginamit natin kanina sa paglilay ng hollow blocks. So, mas maraming laborer ang kailangan natin dito dahil nagbubuhos tayo. Mas maraming volume ng concrete ang kailangan natin. Although wala po itong coarse aggregate na kagaya ng ordinary concrete mix. So, sand lang siya, yung buhangin, and then yung semento, haluin natin siya. Then, ibibigay natin doon sa, ikakalat natin sa flooring, then ikakalat ng mason. Normally, dalawang mason ang gumagawa nito.
dalawang mason ang gagawa niyan, times ano po? Times ilang araw nila gagawin niya. Kaya nila na isang araw yan. Pag ganyan lang kalaki. 10 meters by 5 meters. At saka manipis lang naman siya. Kuma-average siya siguro doon sa highest point, mga 3 inches. And then doon sa lowest point para ma-maintain natin yung slope. Maibigay natin yung slope ng topping. Doon sa lowest point, kalahati nung kick, yung highest point. So kung 3 inches yon, mga 1.5 inches. So naka-slope siya. Yan ang gagawin natin. Dalawang skilled mason, kaya na lang isang araw, times, magkano po ang araw niya kanina? 550. Ginamit natin. 550. And then sa labor, kailangan natin dito mga tatlo siguro. Tatlong tao. Maghahalo at saka yung magbibigay ng halo. Tapos isang araw times 400. So, ano mangyayari dito? 1,100. 1,100. Dito, 1,200. Magkano dito? 1,300. Para makuha natin ang unit price niya, kagaya ng ginawa natin kanina, ang area dito is 10 by 5 is 50 square meters. 2,300 divided by 50 square meter. Malabas po siya na 46 peso per square meters. Sulat natin dito. 46 peso per square meters. Concrete topping. Sa slab on grade, kunyari doon tayo sa baba, no? Sa may garahe. Let's say, ito yung bahay. Bahay. Ito yung footprint ng bahay. Then dito sa side, sa tabi, mag-boost tayo ng slab on grade. Ito yung garahe. Sabihin natin, kasing haba na rin ng bahay, pero mas maliit ng konti. Yung kasya lang yung sasakyan. Kasya lang yung sasakyan. Roadways na po ito. Ano? So ito yung bubusan natin. Ito yung garahe. Ito yung slab on grade. Ito yung bahay, yung kulay blue. Anong size ito? Kunyari, ito, 6 meters. 6 meters, palagay natin. Haba ba yun? 6 meters, pwede na. Isang sasakyan lang. And then, ang lapad nito is 4 meters. Ang lapad ng garahe. Anong dapat po natin na malaman dito pagdating sa slab on grade? Sa slab on grade, pag sineksyon natin siya, kunyari ito, sineksyon natin ito, no? Sineksyon natin yan. Sineksyon natin. Makikita niyo siya dito sa edge, dito sa baba, meron nagkakaroon tayo ng thickening. Kinakapala natin yan. Lalong-lalo na po yung malapit doon sa dito, sa pagpasok. Mula doon sa rampa, ito rampa to eh. Ramp na yan. Mula dito sa gilid ng kalsada, rampa, paakyat. Naglalagay tayo ng thickening dito. Kinakapala natin yan. Para hindi madurog siya. Pati itong side. Dito, nagtitiken tayo dyan normally. Makikita niyo yan sa mga detail. Kuminsan, pag tinignan ninyo ang architectural drawing, doon sa mga bahay na may mga plano, meron silang nire-require dyan, nagtitiken edge sila. Kinakapala natin ng konti. Lalagyan natin dito. Kung ang thickness po nito is yung normal thickness nito, dito nga natin nilagay. Kung ang normal thickness nito is 4 inches, dito sa edge, mas makapal ng konti. Dito, sabihin natin, mga 6 inches na dito. At itong nandito sa gilid, 4 inches. So, aside dun sa total area nito, na bubuhusan natin, lalagyan din natin siya ng thickening edge. Ito yung nakakabagal naman pagdating sa kanya. Pansinin po ninyo, no? Yung approach natin sa calculation, pinapakita muna natin kung paano yung analysis ng productivity ng tao dun sa walang obstruction. Gagawin muna natin siya ng plane, and then kailangan ma-visualize natin na merong additional, kagaya nung kanina yung pinakita natin dun sa mga nauna, yung black laying at saka yung concrete topping. Sa slab on grade, ang nakakabagal naman itong mga thickening edge.
At saka yung compaction, sama natin yun. Kasi part siya, yung compaction ng flooring, hindi naman natin pwede basta ilagay lang ang simento nang hindi fully compacted. Ito po yung sinasabi natin. Kahit sa structural discussion, kailangan po natin to. Huwag po natin i-downplay itong role. Ano po? Importante po ang base sa slab on grade dahil siya yung nagbibigay po ng strength doon sa ating slab on grade. Pasabihin natin, kabubuhos lang, bakit nag-crack na agad? Paano mahina ito eh? Ito yung tinatawag na base. Base. Compaction. Huwag po natin maliitin ito dahil importante sa slab on grade yung base compaction. Diyan siya umaasa. Meron po akong isa pang video, in-explain ko to, yung difference between suspended slab and slab on grade. Sana po napanood ninyo. No? Sa slab on grade, itong dinidiscuss natin ngayon na to, importante po ang base compaction. So, kung sasabihin natin is pouring of slab on grade, huwag po natin ilayo, huwag natin ihiwalay itong activity na to. Ito yung activity prior to pouring of slab on grade concrete. Isama natin to sa pricing natin. Kung kayo po ay contractor, dapat i-consider natin yung base compaction. Importante po yan. Gano'ng kakapal ito? Normally, kung gano'ng kakapal itong slab on grade, ganun din ang thickness ng base compaction. Lalagyan natin ng correction, ipapantay natin siya, ile-level natin siya, maglalagay tayo ng base. Lalagyan natin ng base. Dapat yung base pala sa paglalagay ng materials ng base, huwag natin lagyan ng clay, huwag natin lagyan ng garden soil. Ang ilagay natin yung mixture ng soil and gravel, maganda po yun. Ikalat natin, then ipatag natin at basain ng konti at compact. Yung activity na yon, yung laying ng base at saka yung compaction, may time yon. Yun yung isasama natin dito sa calculation ng labor ng pouring of slab on grade. May idea na po kayo, no? Buburahin ko na po ito at discuss natin, computing po natin dyan. Pagdating sa ano unang activity natin? Ang unang activity natin, compaction muna. Compaction ng base. Base compaction. Sulat natin dito, base compaction. So, kasama yan eh. Sa slab on grade. So, kailangan natin dito, dalawang labor. Well, hindi natin siguro kailangan dito ng skill. Pwede natin sabihin yung skill, nandun lang naman siya. Pwede niyang bigyan ng instruction yung mga tao, pero hindi naman siya directly magtatrabaho. So, kailangan natin dito, sa ganito kalaki, kailangan natin ng dalawang laborer. Dalawang labor. Kailangan natin ng dalawa, kailangan ng isang araw, 400 po siya per day. Ano po? Compaction. Ito pa yung isang idagdag ninyo, yung rental ng equipment. Kahit pagpalagay na po natin, to yung iba na neglect nila to. Sama natin yung cost, parang labor na rin yung equipment, yung compactor. Alam niyo po yung plate compactor? Pero maganda yun eh. Siya po kasi may vibration, nagbibigay siya ng additional impact dun sa base. Pagkakanil pinatag natin lupa, pinadaanan natin yun. So, idadagdag po natin doon sa calculation ng labor. Equipment or compactor. So, isang unit lang siya, isang araw, times magkano po yan? Wala po akong idea eh. Pero, normally, pagkakaganyan, kung magkano ang presyo ng labor, ginagawa ko na rin siya, per day niya, ganun na rin. 400 na rin. 400. So, parang tatlong tao ang gumagawa. Although, dalawa yung tao na gumagawa, na nagkakalat yan, at saka nagko-compact, at meron tayong isang unit na compactor. Bakit natin kailangan idagdag to? Kahit meron kayong sarili ninyo na gamit, kunyari, contractor kayo, meron kayong compactor, kailangan nyo pa rin pabayaran yung o isama sa pricing ninyo dahil doon para doon sa maintenance ng gamit. Kung sakali, siyempre, nagkakaroon ng wear and tear yan, ginagamit ninyo para in the future, meron kayong pamalit yung extra income na kinita ninyo rito sa rental, parang rental rin to, per day, 400. Yan po yung maintenance cost ng compactor. Kaya idadagdag natin siya, i-add natin doon sa labor cost. So, ano to? 800. Yung dalawa, 800 plus 400. Okay.
Ang susunod, pouring of concrete. Pero, ano po, kailangan natin maglagay ng dito, yung nakapaikot. Ano tawag doon? Yung thickening. Ano? Thickening lagyan natin. Thickening. Dagdag natin to. So, yung una, base compaction, sumunod yung thickening. Pag-ubusan din ng time yan. So, kailangan natin ng labor din dyan. Labor, hindi na rin natin lalagyan ng skill. Ano? Dalawa na rin. Dalawa. Times, one day times 400. Siguro sasabihin nyo, masyadong malaki. No? Kung gagamitin natin dalawang tao sa isang araw. But, consider na rin natin na yung hinukay natin is by compaction. Kaya sa tingin ko, fair lang po ang gamitin natin. Dalawang araw para na rin silang nag-compact nitong ng flat surface. Although siya makitid lang, pero matrabaho yung paggagawa ng parang kanal, yung pinakita natin kanina. So, 800. Okay. Ang susunod natin, ano na? Rebars and pouring. Ano po? Rebars. Rebar. Laying. Rebar laying. Ano? Rebar laying. Again, labor po tayo. No? Hindi natin dinidiscuss dito. Yung price na dinedrive natin is labor only. Wala po yung materials. Labor plus pouring of labor ng rebar and then pouring. Pouring of concrete. Concrete. So, kailangan na natin dito ng mason. Lagyan natin yung dalawang skilled mason, SM, dalawa, times isang araw, times 550. Okay po? 550. And then, yung laborer natin, pwede na yung dalawa dito dahil maliit lang naman siya. Hindi kagaya nung binuhusan nating slab sa taas. So, kailangan natin ng labor yung dalawang tao natin. Dalawa times one day times 400. So, magkano po ito? 1,100. 1,100. Ito, 800. Add natin lahat siya. 3,900. 3,900 pesos. Total, ano po? Divide natin siya ng area. 4 by 6 is 24. Tama po? 362 pesos per square meters. Ito yung unit price ng labor for pouring of slab on grid. Including everything, pati yung paglalagay ng mga dowels, laying ng dowels, ng rebars, at saka nung thickening ng edge and yung compaction ng base. Ano po? Kompleto, no? Kita nyo, no? Compaction ng base, yung thickening ng edge, rebar laying, at saka yung pouring ng concrete. Yung rebar laying, ito lang naman yung parang temperature bars lang to. Ginagamit natin dito 10 mm every, let's say, every 20 inches or 18 inches. So, both ways. So, wala naman tayong binabaluktot. Babagsak lang natin bakal, tatalian natin. Tapos, lalagyan lang natin ng konting spacer, lalagyan natin ng bato para umangat ng konti doon sa lupa bago natin buhusan. So, sa formworks, maglalagay lang tayo ng formworks doon sa gilid. Pwede na nating sabihin, kasama na dito sa thickening ng edge. Kasi pag naglagay tayo ng thickening edge, na natural, maglalagay tayo ng formworks dito para pag binuhusan natin, siya yung magko-contain ng concrete. So, nakuha natin is 162. 162 peso per square meters. Nakita niyo po kung paano natin dinidetalya ang unit price ng labor. Pinapakita natin sa inyo, isa-isa yung step by step. Hindi natin basta sinasabi na, base sa experience namin, per square meter niyan is kinakailangan na ito ang unit price na apply natin. Dito po, dinederive natin. Pinakikita natin sa inyo. Kung sa tingin niyo mababa o mahal, maaring doon sa paglalagay natin ng pricing ng unit rate ng bawat tao, maaring nasobrahan tayo o nagkulang tayo. Depende po kasi yan sa location, kung saan yung lugar, kung saan yung kinoconstruct niya. Sa probinsya, siyempre, mas mura ang rate ng tower road compare sa Manila. Ano po? So, burahin ko na ito. Gawin naman natin itong utility box. Kasi ito pong dinidiscuss natin is basic component. Ulitin ko, ano, kagaya nung introduction natin kanina, basic component ng masonry. Hindi tayo nagdi-discuss ng structural. Yun lang pong masonry ang dinidiscuss natin.
And then, nabanggit lang natin kung minsan sa architectural drawing. Dahil sa architectural drawing natin, makikita ang masonry. Wala po yun sa structural. Although, sa mga tumitingin ng plano, kung minsan makikita po natin ang architectural, pinopoint niya na structural drawing for details. Actually, lahat ng detalya pinapakita na sa architectural pagka masonry yung pinag-uusapan natin. But may mga point doon na pinoprovide ng structural yung details. Gaya ng mga lintel beam, minsan pinapakita sa structural yan. And then yung dowels, yung mga ano tawag dito, yung laying ng bakal doon sa slab on grade, ilan yung spacing, sinasabi dito, makikita po yan sa structural. Although hindi siya considered as structural member or structural component. Ang masonry, again, is architectural. Nagpo-point lang siya kung minsan sa structural to see the details para po magawa natin ng tama, ng proper, yung installation ng mga masonry members. Ano po? So, ano yung utility? Pag tinawag natin utility box, isang maganda example na pwede kong ibigay sa inyo, alam niyo yung mga manholes di sa labas ng bahay, yung nanggaling dun sa bubong, yung downspout, pagbaba niyan, merong sasalo, hindi naman natin basta pababayaan, tatapon sa babayan. Yung iba, ginagawa nila ganon, pero kung yung mga talagang maayos na construction ng bahay, may mga plano, naglalagay tayo ng box. Siya yung pinaka-catch basin, isa pang tawag doon, catch basin o hand hole. Meron din yung nagmagawa sa, naglalagay naman sila yung mga utility ng electrical. Kunyari, may mga electrical wires, gusto nilang magkaroon ng parang, doon lalabas yung kanilang kable, naglalagay sila ng parang box made of masonry. Yung box na yan, is made of what, hollow blocks po ginagawa natin dyan. Kumisan meron din tayong topping sa ibabaw para i-accommodate naman niya yung metal cover. So, yung utility box na to, papakita ko sa inyo, isa sa mga best example ko siguro pwedeng gawin dito, medyo malaki yung septic tank. Ano po? Wag yung utility box na maliliit dahil masyadong, masyadong mura naman kung yun ang pag-uusapan natin. I-discuss natin septic tank. So, labor ng construction ng septic tank. Saan natin nakikita ang septic tank? Nakadalasan nilalagay natin ito malapit sa garahe o doon sa harap ng bahay. Hindi natin ito nilalagay sa loob ng bahay. Ano po? Para sa maintenance, kung meron kayo na kailangan i-maintain, nandun siya sa labas. Hindi siya nakaka-obstruct sa flow ng tao yung dumadaan. So, septic tank, let's say ang dimension, ito varies din po ang size ng septic tank. Depende sa laki ng bahay o depende sa household number. Mas maraming titira, depende sa number of rooms, mas lumalaki yung septic tank natin. Let's say yung typical na bahay na 2-bedroom, ano ba ang size nito? Sabihin natin to mga 4 feet siguro, 1.2 meters, ano pa? 1.2 meters yung pahaba niya, yung pagganon sa mga 3 meters. Yan. Kasi meron niyang compartment din sa gilid eh. Hatiin yan eh. Meron niyang partition dito sa loob. Kung titignan natin ang cross section niyan, ito yan. Ito yung ganyan ang section niyan. Ipo project natin. May partition siya doon. And then, ito ah, tingnan niyo po ah, kita ko sa inyo ah. Itong kaibahan, ano? Nasaan ang hollow blocks dyan at saka nasaan ang concrete? Dun sa base, nandito, meron tayo rito na concrete. Meron tayong concrete dyan. Ito, konkreto to. Slab on grade yan, saka ito. Dun naman sa taas, meron din tayo dito concrete. Yun yung pinaka-cover. Sa mga hindi pa nakakita ng construction ito, ganyan po yun. But, ito pong nasa baba, yung wall niya, is made of hollow blocks lang yan. Ito, hollow blocks lang ito. Yung kulay blue. Yung kulay blue, hollow blocks.
sa mga plano, yan ang standard. May mga gumagawa, may mga nakikita ako, yung iba, lupa lang ginagawa nila sa baba, but sa tingin ko po, hindi yun yung, hindi yung tamang procedures ng paggawa niyan. Paki-check na lang po ninyo, yung ibang mga plano, meron silang construction ito. Nakikita ko dito, slab ang ginagamit nila. And then, ito yung gagawin natin. Bubuhos tayo nito, tsaka yung bubuhusan natin yon, and then, ilalay natin yung color blocks. So, ano yung unang activity? Gagawin natin ito, prepare natin yung base, bubuhos natin yung slab, then, pag nabuhos natin yan, tatayo natin yung hollow blocks. Pag natayo na yung hollow blocks, bubuhusan natin yung slab sa ibabaw. So, tatlong activity. Okay po. So, kailangan natin, skilled mason, paggawa nito, pagbuhos nito, kaya na niya na isang araw yan. One day, yung ganito kaliit, one day times, ano po, times, one mason times one day. Times one day, times 550. Tapos laborer, dalawa lang din. Dalawang labor, isang araw, times 400. Ano yan? Yung palang flooring. Yung flooring palang nung septic tank. Ito ginagawa natin, no? Septic tank. Flooring palang to. Flooring. Flooring which is made of concrete. Yung susunod, laying ng hollow blocks. Tuloy-tuloy na po natin, no? Laying ng hollow blocks. Yung paikot at saka yung compartment. Itong partition sa loob. Laying ng hollow blocks. Kasama yung mga dowels. Fabrication on. Laying of hollow blocks. So, kailangan natin skilled mason at saka laborer. Wala naman palitada to. Ang nilalagay lang natin ng palitada ay loob. So, let's say, para maging fair, ano, ililay niya to, mailay niya yan in less than one day. Plus, yung palitada dun sa loob, talagyan natin. Let's say, one and a half day. So, medyo na iba, no? Isang tao, times one and a half day. Times 550. Para maging fair tayo, mas realistic yung pricing natin. And then yung labor, pwedeng isa na lang din dahil maliit lang. Isang tao times 1.5 day times 400. Hindi nila yung hollow block. Talagyan natin ang presyo yan. And then ang susunod, ito na po yung pinaka-ibabaw. Bubuhusan natin yung ibabaw na yun. Magagawa tayo ng formworks dyan. But sa dahil maliit lang ito, normally pag sinabi natin formworks is dapat carpintero gumagawa, no? But kung ganito lang ang size, 4 feet by 10 feet, maliit lang po yun actually, malaki pa nga itong 3 meters, ano? Pouring of concrete slab do sa ibabaw, bubusan natin itong ibabaw. So, pouring of concrete including pouring of concrete slab sa ibabaw, ano? Including ano po, including dowels and saka formworks. Dowels and formworks. Dowels plus formworks. Okay? So, kailangan natin siya uli. SM isa times one day na natin. Kaya nila yan. So, 550 at saka yung laborer. Dito, this time, gagamit tayong dalawang tao dahil magbubuhos na tayo. Times, one day times 400. Guys, sana nakikita nyo, no? Mababa na eh. Sulat ko na lang dito. Compute natin para makuha natin yung total. Addin natin lahat yan. Dito na lang natin ilagay sa taas. Dahil hindi nyo na makikita. 4,125 pesos. Sa ganitong size, tingnan niyo po, ano? Yung iba, dinirive natin yung unit price niya per square meter. But sa septic tank, sa box, pwede natin sabihin yung presyo na to is 4,000. Let's say, round off muna sa 4,000 yung labor. Labor na construction ng septic tank. Yung ganitong size. Itong size ng 1.2 by 3 meters. So, para doon sa mga residential type size septic tank, is gagastos ka ng labor na 4,000. Sulat natin dito.
yung labor niya, septic tank. Dahil yung sinample natin, ano, tank. Okay po. So, yung size is 3 meter by 1.2. Let's say, residential size, ano po, 4,000. Round off na lang natin ang 4,000. 4,000 pesos. Each. 4,000 pesos each. So, hindi siya per square meter, hindi siya per linear meter, kung hindi siya sabi natin na 4,000 pesos ang labor sa pag-construct nito. So, sunod naman natin yung miscellaneous works. Last na po ito, no? Pakikita ko lang sa inyo, ano yung mga miscellaneous works? Ano yung mga activities pag sinabi natin miscellaneous works? Guys, kung meron po kayong mga tanong at meron kayong mga comments doon sa pinapakita natin, masyadong mataas yung ating assumption, let me know para ma-adjust po natin, ano? Figure out yung mas tama. Dahil binibigay po natin, ito pong channel natin, binibigyan natin ng information yung mga tao, lalo na yung magsisimula pa lang ng mga contractor at yung mga nagpapagawa na walang idea, paano ba magpresyo in the future, gusto ko magpagawa ng ganito. Yung concrete topping pala, pag nagpubuhos ako ng topping sa roof deck ko, 46 pesos per square meter. Yung slab on grade, 162 per square meter. So, alam po natin, may idea tayo, no? Yung labor, ganun pala ang labor. Kasi yung materials, normally, yung lalo na yung mga bahay lang, ang ginagawa ng may-ari, dahil lang titipid siya, siya nagsusupply ng materials, binibili niya, sasabihin niya, kailangan ko lang labor contractor, titipid ako eh, ako nabibili ng materials para hindi na ako mapagtubuan. So, importante po sa isang nagpapagawa, hindi lang sa nagpapagawa, pati sa mga contractor, paano tayo magpresyo? Paano nating dine-derive yung pricing? Kaya importante po ito, itong topic na dinidiscuss natin. Yung estimating series natin, hindi po natin pinapakita dito yung pricing ng materials. Yung critical, kasi ang materials po, variable yan, babago-bago yan. But, yung analysis ng presyo ng labor, paano ina-analyze, yan importante sa isang contractor. At yan din ang importante, malaman ng isang nagpapagawa. Ito, pinipid na natin sa inyo. Na-derive na natin. I-apply nyo na lang. Basta alam ninyo ang area, makukuha nyo kagad. Ano po, roughly, magkakaroon kayo na idea. So, utility ng miscellaneous works. Ano yung miscellaneous works? Kung renovation, pumapasok po itong miscellaneous works. Lagyan natin dito. No? Miscellaneous. Ano yung mga miscellaneous na yan? Kung minsan nineneglect natin yun. Diyan minsan nalulugi ang contractor. Kuha siya ng kuha, tanggap ng trabaho. Lalo na kung renovation yung trabaho. Marami pa lang dapat tanggalin, maraming dapat na i-consider bago natin i-apply o install yung extension. Pero dapat malaman ng isang contractor at malaman din ng isang nagpapagawa, ma-enlighten sila na hindi po ganun kasimple. Gusto nating maglagay ng extension, may gigibain tayo. Yung existing na bahay, ito yung existing bahay. Oh. Drawing sa inyo, no? Ito yung bahay. Eh gusto nang may-ari mag-extension dito ng additional bedroom. Ibahin natin ang kulay, no? Pag gusto niyang, ito yung bedroom niya, ito yung existing na bahay niya, gusto niya mag-extend dito. Hindi kasing laki, lalagyan niya doon. Lalagyan niya doon. Ito bago to. Iko-construct niya yan. So, gagawin ni contractor, kukuyentahin niya, ito lang. Pero may miscellaneous yan. Gagawin natin, bubutasin natin to. Bubutasin natin niya para may access ka, makapasok doon. Tama po? Pag binutas mo yan, anong gagawin mo? Baka humina itong wall na to. Baka yan, i-inspect po natin, o baka may tatamaan na structural, kailangan nating i-reinforce yung natanggal para maging posible yung access ninyo from existing building papunta rin sa bago. Yun yung sinasabi natin miscellaneous. Miscellaneous na parang, oh, miscellaneous, maliit lang yun, percentage lang yan. Pero dapat nating consider yung mga gigibain natin and then i-re-restore natin. Hindi po pwedeng pag tinanggal natin, yun na yun. Kailangan i-upgrade natin tong part na to na siya nang magiging new structural part. Although miscellaneous ang tawag natin, but kailangan nating i-restore or i-restructure yung part na tatanggalin natin para maging posible itong extension. Nakukuha po ninyo. Yun po ang ibig nating sabihin sa miscellaneous. So part pa rin siya ng masonry dahil extension ng bahay
ang ilalagay natin ni hollow blocks lang. Maglalagay din tayo ng bagong slab on grade. Let's say, ang pinag-uusapan natin dito ay one story lang. Masonry pa rin siya, hollow blocks, and then maglalagay tayo ng slab on grade. So, ano po yun? Ano yung kinakailangan na natin consider? Maaari hindi na po tayo magko-compute, no? Binibigyan ko lang kayo ng idea, no? Ano ang miscellaneous? Demolition. Ano po? Partial demolition. Huwag natin sabihin demolition. Baka mamaya, gibahin yung buong bahay. Partial demolition. Partial demo. Ano po? Demolition. Dapat consider natin, ilang tao magde-demolish dyan. Pero bago natin i-demolish, check muna natin. Baka meron matatanggal na structural. Restructuring nung naiwan. Restructuring, or restructure, restructuring of existing house. Ano po? O yung part ng house. Existing house. Yung part nung binubutas natin. Baka pagbutas natin yan, bumagsak. May bumagsak. Consider natin yon as part of the miscellaneous. Ano pa po? Yung portion na natanggal, siyempre, nag-rough siya, gumaspang siya, lalagyan natin ng application, mga minor items, ano, application of grouts, ano pa yan, dinatawag natin yung grout, and kung meron tayo natanggal dito, yung naging crooked yung surface, kailangan natin restore natin yun, restoration of floors. Ano po? Yung nasira. Yung smoothening ng openings. Tsaka ito, importante, yung restructuring ng house. And let's say, structural frame. Frame. Ano? Lagi ko lang FR. Structuring of structural frame. Nakakatakot lang tingnan. Structural frame. Although maliit lang yan, kung minsan makikita ninyo, may natanggal na maliit na beam. So, bago natin tanggalin yung maliit na beam niya, maglalagay tayo ng mga support. So, ano po yun? Yung mga temporary support dapat i-consider natin doon sa pricing natin as part of the miscellaneous works ng masonry. So, partial demolition, part of miscellaneous, restructuring of existing structural frame, yung mga temporary support ito, ano yung pangalawa, then application of grout, restoration of floor, etc. Lahat po nito may labor, may corresponding labor. Kung mane-neglect natin, maaaring ikalugi ninyo, lumiit yung magiging profit noong contractor. Dapat po, maintindihan po natin ito. Maaaring all of this will require, let's say, dalawang taong gagawa, lalo na kung maliit lang, dalawang tao, two people in, let's say, 2 days, magkano yun? Roughly, magkano po? Kung 400, sabihin na natin, 500, 500 times 2, 1,000, times 2 days, 2,000, sayang din, ano po? Kung hindi natin maiintindihan na merong miscellaneous items involving masonry works, nag-extend nga lang tayo, sabihin na, extension ng hollow blocks, meron tayong miscellaneous items na dapat dati idagdag in addition doon sa main work na binibid o kinu-quote natin doon sa may-ari. Then pati yung may-ari, naintindihan niya na, explain ko sa inyo kung ano po yan. Ito po yung scope na dapat natin idagdag doon sa mga items na dapat po ninyong i-budget doon sa pagpapagawa natin. So yun po, tapusin ko na po dito. At kung meron kayong mga comments, paki-drop na lang po doon sa comment section. And then, kung meron pa kayong item na gustong i-discuss natin in relation po rito, pwede naman nating gawa pa tayo ng another video or message nyo lang po ako at sagutin natin kung ano pa yung pwede nating maidagdag. Yun po, invite ko na lang kayo doon sa mga susunod ko pang mga topic ng estimating series. Sabi nga natin, tatapusin natin ito hanggang sa Division 33. Medyo nababagalan lang ako ng pag-release ng mga video dahil busy po tayo sa trabaho. So number 4 pa lang tayo, yung susunod natin, invite po kayo, panoorin niyo, abangan po natin yung estimating series number 5. Yung susunod dito, metals. Ano po?
yung mga metal works, papakita natin dito yung labor. Like I said, hindi po tayo nagdi-discuss ng materials, palaging labor. Pag estimating, dinidiscuss natin, always labor po ang pinapakita natin dahil yun yung critical. Doon maraming naluluging contractor at pati sa pagbabudget din ng owner, nane-neglect nila na ganun pala ang scope. Kinakailangan malaman po ng isang magpapagawa ng ganito pala ang sequence ng trabaho at yung mga involved na trabaho. So maraming salamat po. Again, thank you for watching. Kung hindi pa po kayo subscribe, paki-subscribe na rin po sa channel. Paki-click na rin po yung maliit na bell dyan para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload po natin sa JS Design Engineering. Thank you for watching. God bless.